mag-subscribe na po kayo para makasali sa ating pamantipas sa phone and GCash giveaways. Sa every 25th of the month, nagbibigay ako ng cellphone and cash nga. So, mayroong dalawa na makakatanggap ng tigisang cellphone at tatlo naman yung makakatanggap ng Tigo 1,000 pesos. Hello guys! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana. At sa video na ito, pag-usapan natin itong isang pautangan online or isang loan app na ayon nga sa loan app na ito, pwede nga daw makahiram hanggang 18,000 pesos. At napakabilis yung pag-process nga daw nila ng ating loan application. Subukan natin kung okay nga ba talaga or hindi. I-share ko sa inyo kung ano yung naging experience natin sa loan app na ito. Pero bago ang lahat guys, mag-subscribe na po kayo para makasali sa ating monthly pa cellphone and GCash giveaways. Napag-isip-isip ko na next month, weekly na yung pagbibigay natin ng cellphone. Hindi na siya every 25th of the month kasi parang naboboring ako. Ang tagal-tagal kong mag-live para sa mga giveaways. But before anything, subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways mechanics. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Let's get back to the topic. Ang pag-usapan natin ay itong si SadaCash. At dito kapag i-open nyo siya, na-download nyo sa Google Play Store at i-open, ang dami or ang haba nitong privacy policy na kailangan nyong basahin. At meron pa nga daw silang advisory. Okay, allow SadaCash to make and manage phone calls. Allow SadaCash to send and view SMS messages. Tapos, allow SadaCash to access this device approximate location. Ayan, at makikita nyo nga na ang pwedeng mahiram dito ay 3,000 hanggang 18,000 pesos. 3 months mahigit yung payment terms na in-offer nila. Same lang din sa ibang mga loan app. Kailangan natin mag-input ng ating mobile number. At syempre, meron tayong matatanggap na naman na OTP. Kailangan natin input dito para makapag-proceed tayo na makapag-apply nga. Ayan. And mabilis naman yung pag-send nila ng OTP. Kung makita nyo, andyan na, 145968. Ilagay nga natin dito at click lang natin yung next. And then, register. Mag-create lang tayo ng ating password. And then, register. Click natin yung register dyan sa baba. At makita mo ulit na pwede niyang makahiram ng 3,000 hanggang 18,000. And ito yung select payment, GCash, RD Pawn Shop, Bank, and M. Lulier. Tapos, confirm and submit. Click lang natin yan at meron tayong first step na kailangan pagdaanan para makapag-proceed nga na makapag-apply dito, okay? Kailangan nyo lang sagutan talaga lahat ng mga ito. Like yung gender, tapos yung liabilities, loan purpose, marital status, yung education, date of birth. Ayan, medyo marami. Tapos, diba, ang isa sa mga hindi maganda sa mga ganitong loan app, ang dami-dami mga kailangan mong sagutan, and then at the end pala, hindi ka pwedeng makautang sa kanila or napakataas yung interest and processing fees nila. Kaya ang ending, hindi na tinutuloy yung pag-a-apply kasi nanghihinayang tayo sa malaking interest and processing fees nila. Ayan, and then pagkatapos ng basic info, ang next nga ay yung related info. Okay? Ayan. And then, contact. Kailangan nyo ding maglagay dyan. Tapos, yung identification. Medyo marami. Pero, hindi naman siya inaabot ng 10 minutes or 20 minutes. Mabilis lang. Pero, yun nga guys, hindi ko kayo ina-encourage na umutang dito kay SadaCash. At, malalaman nyo yan sa dulo ng video na ito kung bakit. And, hindi lang naman kay SadaCash. Ang dami ng mga loan app guys na ang hirap mangutang sa kanila. Kasi kapag hindi ka nakabayad doon sa due date, after 7 days, makakabasa ka ng hindi magandang message galing sa iba't ibang mga agent. Kaya hindi ko nga kayo na-encourage na umutang sa mga pautangan online. Kung may mga ibang option naman tayo na pwede kayong makahiram sa friend, sa relative, sa kapamilya nyo, doon na lang kayo manghiram kaysa makakonsumisyon kayo sa mga text na sabihin ng may iba't ibang agent kapag nag-loan kayo sa iba't ibang mga loan app or pautangan online. Pero may mga legit din naman, kagaya ni
tala. Kagaya ni Home Credit, di ba? Napaka-legit ng mga loan app na yon. Okay? At meron nga part na kailangan nating mag-upload ng ating isang valid government ID. Kapag nasagutan niyo lahat, ito confirm and submit at meron na silang facial recognition at may instruction na naman na kailangan niyong sundan dyan sa baba, like tumingin sa left and right, ayan, open your mouth, ayan, okay na siya. So, klikin natin guys itong apply now. Okay? Kapag nasagot niyo lahat. Pero ito, kung makikita niyo, reviewing and application submitted. Ang hindi ko nagustuhan dito kay SadaCash, isasubmit mo muna yung application mo, tapos i-review nila, bago mo malaman kung magkano yung mga charges nila, like yung service fees, yung processing fees. Unlike ng mga ibang loan app na bago ka mag-submit doon sa loan application mo, ay nakita mo na agad kung ano yung mga charges nila. Yung processing fees, service fees, kung magkano yung matatanggap mo na amount. Halimbawa na i-submit mo na yung loan application mo at na-aprubahan. Dito kay SadaCash, hindi kasi. Submit muna, i-review muna nila yung application mo, i-approve nila, tsaka malaman kung magkano yung mga charge nila or yung mga service fees or processing fees. Kaya hindi siya maganda guys, ni-recommend. And nung dumain nga din tayo sa iba't ibang mga reviews ni SadaCash sa Google Play Store or yung mga nakapag-try kay SadaCash sa Google Play Store, hindi maganda itong mga experience nila. Like, after 30 minutes nga guys, approved na ang ating loan application at ganito po yung interest and processing fees. Kapag manghiram ka ng 2,000 pesos, agad-agad mayroong 800 na processing fee and 14 pesos na interest. Tapos 7 days, kailangan mo nang bayaran yung buo na inutang mo. Diba? Ang laki guys, nung charge nila. 2,000 ang kalain mo, 800 agad-agad. 800 processing fees. Diba? Napakalaki. Kaya hindi ko siya nire-recommend sa inyo. At ayun nga, kung meron kayong hindi maganda or magandang karanasan dito kay SadaCash, i-comment nyo na yan. Para mabigyan natin ng babala yung mga baguhan or sumusubok pa lang na mag-try sa iba't ibang mga loan app. At ano sa tingin nyo guys? Okay ba itong si SadaCash or hindi? Sana i-comment nyo na yan guys. So anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video na ito at i-share nyo na rin. Thank you guys and bye-bye! No time to apply for a bank personal cash loan? Yan is here to help you! I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee! Lahat ng process sa bank gagawin. 2-5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies.